Hello mga kababoy, maraming nagtatanong regarding do sa automatic feeder. Okay, kasi po yun, binili namin yun, gawa na. Tapos ang ginawa ng partner ko, nagpagawa lang uli siya, parang ginaya niya. So ngayon, papakita po namin para just in case na masyadong malayo kayo, kasi sa lipa pa po namin yung binili, masyadong malayo, para at least kung magpapagawa kayo sa inyo, papakita namin sa inyo kung ano paano talaga itsura niya, pati mga sizes niya, okay? So eto po siya. Ay mga kababoy, eto na po ang itsura ng automatic feeder, okay? So ngayon, susukatin natin para at least kapag nagpagawa kayo sa inyo. Okay? So yung height, ito po pala, yung pinaka-base, yung base kasi nito, ano po yan, bakal po yan. Okay? So may bakal po yan sa loob, yan ang pinaka-base kung magpapagawa kayo. Tapos pasukatin natin yung height nitong, yan. So yan, ikita ninyo, yan, 7 inches. Okay? So 7 inches siya mga kababoy. Tapos, yung lapad niya ay 2 inches. Yan. Para yan dyan sa simento. Okay? So, ayan mga kababoy. Tapos, ang... Ayan. Ilang 1 feet, no? 1 feet yung gap. Kasi po mga kababoy. Ayan. Tapos yung dulo. Wait. Yan, 7 din. Okay, so, ayan kasi mga kababoy, 5 feet yan para sa ulo ng baboy. Para pag pumasok sila. Ayan, nakita ninyo? Ayan, sinukat na po namin, no? So, tingnan nyo na lang. Ayan po ang sukat. Tapos po, fit po talaga yan para yan, kita nyo, ulo ni Mary. O, di ba? Swak. Okay? Pero kapag piglet po, medyo ingat lang. Kasi... pumapasok ang ulo nila dyan. So, may chance na baka maipit ang ulo nila. Tapos, ito po, makikita nyo to, parang pabundok. Yan, yung pabundok na yan. Dyan po bumabaksak ang feeds. Okay? Dyan po bumabaksak ang feeds. So, ayan po siya. Ayan. Yung height nito, para makita ninyo, syempre hanggang loob yun, di po ba? Wait. Ito siya. Ayan. Okay, so, ayan po. Almost 2 feet. Ayan. So, para makita ninyo, ayan, hanggang dyan lang siya. Ayan, okay. So, ayan mga kababoy, susukatin naman natin itong part na to, okay? Para pag nagpagawa kayo. Para lang at least alam nyo talaga. Ayan po siya. Ayan, so parang ilan? Ilang feet yan? 10 inches. 10 inches. Okay, so ayan, 9 inches lang. Where? Wait, hold on. Okay, so hanggang saan? Hanggang dito. Okay, ayan. So hanggang dyan mga kababoy, nakita na ninyo. Tapos mapapansin ninyo, may pa-V. Eto, ang purpose po niyan, eh para ang mga baboy, ang position nila hanggang dyan lang. Kasi po, di ba, makalat silang kumain para hindi natatapon. So, para at least, ang ulo lang nila from this gap to this one. Okay? So, yan po yung purpose niya. So, po, pwede naman daw po na ito ay makababa pa. So, walang problema. Ang goal lang talaga nun ay para hindi... alam yun, hindi makalat at hindi maitapon yung mga feeds. Ayan, mga kababoy, if you'll notice, bali ilan ang ganito niya? Yan, 2, 4, 6, 8, 8. So, ibig sabihin po, 8 baboy ang pwedeng pumasok ang ulo dyan. Okay? So, yung pinaka diameter na lang siguro ng bilog, yun ang dapat na ibibigay namin sa inyo. Ito po mga kababoy, sinukat namin yung parang pinaka diameter niya. Ito siya. So, ilan yan? 111. 111 ano? Feet? Inches. 111 inches mga kababoy iyan. Okay? So, tansyahin nyo na lang din kung saan yun sa inyo. Okay? So, ayan siya mga kababoy. Mga kababoy, ito naman yung pinaka-drum niya. Okay? So, ayan. Ayan ang pinaka-drum niya. Tapos, ito yung loob niya. Ayan. Okay? So, doon, yan. Nakita ninyo? Yan.
susukatin natin ho para at least makita ninyo, okay? So from the floor, sinukat po natin. Ay, nasa, ayan. Ayan, 31 inches, okay? So nakuha mga kababoy, 31 inches ang height. Tapos yung daya, ano niya, is... Ayan. Ayan, 49 inches. Okay? So, ayan ha. 4 feet. Oo, 4 feet. Ayan. Okay? So, ayan mga kababoy yung pinakaloob ha. So, ito, kaya may ganito to kasi ito yung papasok dun sa pinaka, di ba, naalala ito. Dito yan ipapasok. Okay? So, ayan, papakita namin sa inyo. Ayan ang loob. Nakita ninyo? So, ipapasok natin ha para makita ninyo ha. O, yan. Mga kababoy. So, ayan. Wait. Makikita ninyo. Ayun, sinut. Ayun. Okay? Meron pa ilalagay dyan. Ayan. Ayan po. So, meron pa raw yung ilalagay. Wait, ayan, mga kababoy. Nakashoot na siya. Ayan. Kita ninyo? Ayan ang itsura niya. Okay, mga kababoy, ito na yung ginagamit talaga. So, makikita ninyo, ayan o, may feed sa loob. Ito lang po kasi is may tinatawag yan, adjuster. Okay, so ayan, dyan nilalagay, dyan ginagawa whether kung mas marami ang lumalaglag o konti lang. So, di ba kapag kumakain ng mga baboy, pag walang laman yon inuuntog nila, ayan o. So, kapag umiikot, lumalabas po ang laman. So, ayan. Nakita ninyo, mga kababoy. So, yun yung purpose nun. Adjuster lang po siya kung gaano kalaki o kadami ang lalabas. So, yan. Kapag mga piglet kasing ganyan, di ba? Yan. Okay? So, ginagalaw nila. So, ayan. Okay, sorry. Nangi-istorbo kami sa inyo. So, ayan, mga kababoy. Yan, nakita na ninyo kung paano ginagawa. Ayan na po. May feeds na to. Ayan. Naglalaro. Oh, yan. So, yan. May feeds na. So, automatic alam nyo na mga kababoy ha. Good luck sa inyo. Sana makapagpagawa kayo sa lugar ninyo ng ganito. Para hindi kayo mahihirapan sa pag nag-unleafed na kayo. Okay? Maraming salamat!